Hi, mommy, daddy, relatives. Kung nakita nyo yung title, hindi po yung totoo. It is a clickbait. It is not true. I am a good baby boy, okay? So you can go watch my other videos, pero not this specific video. I'm giving you 3 seconds para umalis po dito sa video na to. 1, 2, 3. Okay, so nawala na sila. Yes, that is true. The title is true. Hey there guys, what's up? It's me, Benj buddy. And for today's video guys, I will be telling some high school stories that I couldn't tell until I graduated. So ayun, so may mga nag-DM sa akin sa Instagram and sa Twitter na parang sinasabi nila na ako yung parang natagpuan nila na friend, okay, sa YouTube during this pandemic. And I was like, yes, that is true. I am your buddy. So POV, I am your madaldal na friend na nakikwento tonight, and you are my cute and quiet friend na makikinig. Okay? Okay. Also, before we start guys, make sure to like and subscribe to my YouTube channel, dahil kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hindi ko alam. Wala kang taste. Also, another disclaimer guys, my views and opinions does not reflect the views and opinions of my previous schools. Ngayon, kung alam mo kung saan ako nag-aaral before during high school, hindi. Hindi mo alam. Masakit sa mata ng buhok ko. Okay, so for legal purposes guys, I am a fictional character. Okay? Hindi po ako totoo. Hindi totoo si Benj Buddy, guys. I am fake. Benj Buddy is just a character, guys. Hindi ako totoo. Malay mo, ang totoong pangalan ko ay Pedro at baka nakatira ako sa Mars. Hindi ko alam. Okay? Basta hindi ako totoo. I am a fictional character. For legal purposes. Okay, so konting background lang. I am a Catholic. My family is a Catholic. Though hindi kami traditional na Catholic. Like, gets mo? I studied in a private Catholic school during elementary days, tapos naging part din ako ng COA or Knights of the Altar, guys. Sa mga hindi po nakakaalam nun, sakristan. Kami po yung mga sakristan. Kami yung mga parang assistant ni Father sa mass, ganyan. Hindi ko alam kung bakit ako nag-volunteer bilang isang sakristan. Inaya lang ako ng mama ko after ng church namin kasi yung kaklase ko nag-sakristan, and she was like, okay, sige, sumali ka rin, ganyan-ganyan. So parang ako, sige, okay, sali ako. Which is a good thing though. Pero feeling ko nagsuschool din ako during that time kasi meron din kaming exam every month and may recollection kami every, hindi ko alam, every 5 months, I guess. Now, here is the interesting part. So ayun, so nalaman ko yung J word or yung vitamin J word nga sa isa kong kuya sa sakristan. Okay, so we were like in a recollection during that time. Tapos si Father, tinanong kami kung sino yung mga nag, you know, tapos nagtaas sila ng kamay. And I was like, okay, ano pong ginagawa natin? Ba't po tayo nagtataas ng kamay? Tapos nagtaas din ako ng kamay. Kahit hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. Tapos yung katabi ko, sobrang, hindi ko naman sobrang close, pero close ko siya kasi sobrang kuya vibe niya. Kuya vibe naman silang lahat kasi parang isa ako sa mga pinakabata na members doon during that time kasi nga grade 5 ako sumali. Hindi ko alam kung anong grade to though. Parang tinanong ko siya, sasabi ko, kuya, anong ibig sabihin nung ayun, parang in-explain sa akin ni kuya na ganito, ganyan. And I was like, bakit nyo ginagawa yun? So I, yun. And after that, napaisip ako buong gabi kung bakit tinanong yun at bakit nila ginagawa yun. It was a nice discussion though. It's like sex education, I guess. Pero Christian mode? May verses? Then after that, I graduated at saka dun nag-decide yung family ko na lumipat ako sa isang Christian school. Actually, hindi ko siya decision. Decision siya nila, mama. Kasi during that time, college na ata si ate nun. Parang kailangan ng extra pera. Mahal kasi yung high school dun sa Catholic school kung saan ako nag-elementary school. And I was like, okay, pwede ako mag-public school. Like, G ako mag-public school as in. It's, kung hindi ako pwede dito, magpa-public school ako if kailangan natin ng pera. Pero sabi ni mama, no! Okay, papasok ko sa isang private Christian school. Tapos parang ako parang, okay po. So I never really picked during high school. Hindi ko kinoconsider yung sarili ko as a popular kid or a cute one or a smart one. Kasi, hindi ko alam. Average lang talaga ako during high school. I mean, until now, pero medyo, actually hindi. Extra ako ngayon eh. pero during first year high school, medyo nag-pick ako kasi transfer ako doon during that time. Probably because magkaklase na sila during elementary at sawa na sila sa mukha nila. So nakita sila ng bagong mukha and they were like, oh my god, so cute. But Hindi talaga ako cute during that time. So doon ko napansin na merong pagkakaiba yung Catholic school sa Christian school. Also, doon ko rin na-experience na merong star section, which I don't totally get yung point ng star section. Para sa akin, ang goal po ng school is to have inclusive learning, okay? Yun lang naisip ko. Feeling ko sobrang unfair lang talaga. I know this from experience because hindi po ako naging star section. Also, doon ko rin na-realize na marami pala tayong religions, hindi lang Catholic yung religion natin sa Pilipinas. Which is a good thing, I guess. Like, marami palang klase ng Christianity, marami palang religion bukod sa Christianity, and you just have to respect each and every human being. Then I had my first fling during first year high school. She was a transferee as well. Tapos hindi kami nag-last ng 3 weeks. Alam mo kung bakit? Kasi po torpe ako. Ngayon kung hindi niyo pa napapanood yung iba kong videos kung saan na-mention ko na torpe ako, panoorin niyo na.
Pero after ng video na to, sobrang torpe ko guys. As in, malandi ako sa text, aaminin ko yun. Pero sa personal, hindi ako talaga makapag-approach sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so sa text, parang ganito ako. Pero sa personal, ganito lang po ako. Okay, so ganun lang po ako during first year. Actually, hanggang ngayon. Magtataka ka pa, Benj, kung bakit single ka hanggang ngayon. Kasi nga torpe ka. Ayun, so hindi lang talaga kami nag-last na mga tatlong weeks. Tapos nalaman ko na may bago na siya at grade 6 student po yung bago niya. Grade 6. Okay, so grab some drinks, grab some snacks kasi medyo pa-elevate na yung kwento natin dito. Sophomore year was also the time when I had my first admirer. It started as a secret admirer nung una. Parang may nilileave lang siya na note sa motor ko tuwing dismissal time. Oh, wait lang, backstory guys. Natuto akong magmotor during first year high school. I remember one time nagbigay din siya ng regalo sa akin ng isang Marvel na t-shirt. Actually, hindi Marvel, Justice League. Green Lantern na t-shirt. Tapos dalawang Marvel na keychain. Sobrang cute nun, actually. Thank you. Nag-thank you ba ako sa'yo dati? Pero kung nanonood ka ngayon, thank you. I love you so much. Yeah. Well, no, platonic love. meron lang one time. Isang beses lang na medyo kinabahan ako sa kanya. Kasi parang ina-add niya na yung relatives ko, yung ate ko, yung mama ko sa Facebook. And then after that, may isang beses na feeling ko sinusundan po yung motor ko pa uwi sa bahay. Actually, hindi ko alam kung kailan siya nag-stop. Like, hindi ko alam kung kailan tumigil yung mga letters sa motor ko. Bigla lang siyang nawala, nag-stop yung admiration niya para sa akin. Context lang ng video na to, meron akong naka-fling. Tapos, nahuli kami ng teacher na nakaangkas siya sa motor ko. Eh, since bawal ang relationship sa school, tinawag ako ng teacher. Tapos, bigla siyang naglabas ng Bible. Guys, naglabas siya ng Bible bigla sa harapan ko. Ito, so nakakuha na ako ng reference. This is our Bible, guys. That's right. Men in Black 2. Oh, this is actually good. Well, anyway, ito daw yung Bible. Kunwari, nilabas niya sa akin, tinapat niya sa akin. POV ako yung teacher. Ikaw ako. Nilagay niya dyan, tinapat niya sa akin. Sabi niya, ilagay mo yung kamay mo sa Bible. And I was like, okay. Kamay ko. Pero dapat, ito yung kamay na yun. Right hand. Pero may hawak ako. Anyway, so nilagay ko siya sa Bible. So parang sabi niya, ngayon, mangako ka sa Diyos na hindi mo na siya lalandiin. Something like that. So, and I was like, what? I mean, don't you just love it when the teacher gaslights you? Oh. Senior year was actually a bit chill. Hindi naman siya ganun ka-intense. It was actually the peak of my theater life. Whoa! So during that time, nagkaroon ng mga clubs. Finally, nagkaroon ng mga clubs dun sa school namin. And dun ako sa performing arts club. And ayun, and sobrang nagustuhan ko yung role ko. First role ko bilang isang member ng theater arts club ay maging si Joseph sa nativity scene kung saan malapit na magpasko. I was the best Joseph out there. I deserve an award. I feel like I deserve an award. Pero sobrang nafe-feel ko lang na sobrang proud sa akin ni Papa Joseph watching me. Parang pumapalakpak siya. Like, that's my boy, that's me. And then during that year, meron din isang teacher na na-encounter ko na sobrang hindi talaga comfortable nung nag-chat siya sa akin. Hindi ko siya naging teacher, by the way. Teacher siya nung elementary doon sa same school na yon. Pero kasi nagka-encounter kami dahil may time na kung saan kailangan kaming magbantay ng mga bata during lunch break nila. And panghapon ako, so nagbabantay kami during lunch break. And after that, in-add niya ako sa Facebook and then he chatted me and asked me some questions na hindi ako comfortable sa mga ganong chat during that time. And he was what? He was 25 or something and I was 17? 16? What the fuck? Then lang wala na siya dun sa school na yun. Then nagkaroon kami ng moving up ceremony kasi tapos na kami sa junior high school. Lilipat na kami sa senior high school. At hulaan nyo kung sino yung guest speaker namin during that time. Hindi ako nagbibiro guys, hindi ko to iniimbento. Ang speaker namin during that time ay si Senator Bongbong Marcos. Election ata yun, or malapit na yung election. Tumatakbo siya bilang vice president. And we prayed for him na sana manalo siya. We all reached out our hands papunta sa kanya kasi nasa harapan siya and we prayed for his success. Well, God is good guys kasi nanalo ba siya nung election? Nah. Pinakinggan niya yung personal prayer ko mismo. Hindi na nag-o-offer yung Christian school ng attracts ng senior high. So lumipat ako, bumalik ako sa Catholic school ulit. And guess what? Meron silang arts and design track. Na ito tandaan niyo to ha. Meron silang arts and design track na akala ko makatulong sa akin. Dahil ever since, alam ko talaga na mag-MMA ako at sa binilda ako papasok. So sabi ko, sige, kukunin ko yung arts and design track kasi hindi naman po ako magaling sa STEM. Bobo ako sa math. At ayoko rin mag-ABM kasi nga bobo ako sa math. So yun, so nag-offer din sila ng sports track. So bali apat yun, meron tayong STEM, merong EBM,
merong arts and design. Ba't ko nakalimutan? May arts and design, tapos merong sports track. Kaming dalawa ng sports track, yung pinaka-least na priority sa school. I mean, hindi naman nila kailangan sabihin. Naramdam na naman namin. Ayun, so akala ko talaga may matututunan ako tungkol sa softwares or kahit sa simple digital painting or editing ng videos, pero hindi. Puro traditional kami. Also, guys, nanalo rin ako ng best in theology and best in communication nung grade 11 ako. Bakit ako best in theology? Alam nyo na kung bakit ako best in theology. Mabait po talaga ako. Uminom kami bago kami pumasok at mag-rehearse ng speech choir. Yung isa doon sa kainuman namin na sobrang hina uminom, munti ka na kami expose, guys. Eh, sobrang strict pa naman nung parang leader namin or yung choreographer namin ng speech choir. Kasi sobrang, hindi ko alam kung bakit, may ganun lang siyang vibe. Hindi ko alam kung Capricorn siya or Aries, pero may ganun siyang vibe. Kasi yung leader namin parang like, guys, ayusin nyo naman, ano ba yan? Ba't hindi naman kayo ganyan-ganyan? Late na nga kayo, tapos ganyan-ganyan. Tapos yung kaklase ko, natipsy na, parang, tapos bumaksak siya. Pinatulog namin siya sa CR habang nagre-rehearse kami ng speech choir. At sabi ko, masakit lang po talaga yung ulo niya kasi puyat siya. Yun po yung excuse ko. May isang beses pa na napatawag yung mama ko sa office kasi kinuha nung guard yung ID namin kasi nag-cutting kami ni Rochelle. I mean, hindi naman namin kasalanan na hindi pumasok yung prof namin sa arts and design kasi hindi nga po kami priority. So, akala namin pwede nang umuwi. Parang kami, ito ako, ito yung guard, ito si Rochelle. Palabas namin ng gate, ha. Bye, kuya, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi niya, oy, sige, bye-bye, ganyan-ganyan. So, naglakad kami, nakalabas kami ng gate. Naglakad kami, ganyan-ganyan, papuntang Walter. Kain kami sa McDo, gusto namin ng McDo, ata. So, yun, hindi, naglalakad kami, nag-usap-usap kami ni Rochelle, ganyan. Mainit nung time na yun, parang mga nasa 1 or 2 p.m. na yun. Tapos wala kaming payong, hindi naman kasi taga kami nagpapayong, nag-jacket lang kami kapag may araw. Tapos biglang may narinig kayong motor, parang nagmamotor si Kuya, biglang, brum, ganyan, hinabol kami ng motor. Parang sabi niya, akin na yung ID nyo, sabi ni Kuya. Tapos parang kami, parang, ha, bakit daw? Sabi, kasi nahuli po kayo ni Sir, principal of discipline namin during that time, nahuli daw kami na lumabas, bawal pa daw magpalabas ng estudyante. So, kinuha yung ID namin. Pumunta kami ng school, kinausap namin si Sir, tapos sabi ni Sir, kailangan yung parents namin yung kumuha ng ID kasi siya yung mag-explain kung bakit niya kinuha yung ID. So, ayun, wala akong ID and kinabukasan, alam ko, kapag wala pa rin akong ID, may second violation ako kasi wala akong ID during flag ceremony. So, naisip ko na, sige, i-contact ko na si Mama. Uuwi ako. Kinausap ko si Mama, sabi ko, Ma, kailangan mong pumunta ng office kasi nakuha yung ID namin kasi nag-cutting kami. Pero, hindi kasi namin alam na nag-cutting kami kasi akala namin pwede nang umuwi kasi wala naman po kaming gagawin doon. Nakala ko talaga, akala ko papagalitan ako ni Mama pero hindi. Sobrang chill lang niya. Sabi niya, sige, punta tayo yung school. Kunin natin yung ID mo. Nakuha namin yung ID namin kasi pati si Tita, yung mama ni Rochelle, sobrang bait niya. As in, cool mom lang siya. When it comes to that, hindi naman siya sobrang strict. Ang in-expect siguro ni Sir sa amin ay mapagalitan kami ng parents namin pero hindi. Dahil mahal kami ng magulang namin. Dito na talaga magiging sobrang spicy ng mga kwento ko, guys. Okay? Okay, now during the month of February, guys, nagkakaroon kami ng foundation week. Yung foundation week, guys, wala kaming required na attendance na pasukan. Meron siyang mga rides, may mga events, tapos meron din mga tournaments for a week yon, guys. Tapos nag-e-end siya sa isang parade or sa isang field demo. So yun, so sa tournament namin, guys, nag-i-invite yung school namin ng iba pang school para makipag-compete sa isa't isa. Dalawa lang yun naman yung sports na pinagko-compete nila, basketball and volleyball. Okay, so kasama ko yung mga kaibigan ko during that time and nanonood kami ng volleyball and minsan basketball. Depende yun. Tapos, nung nanonood kami ng volleyball one time, meron akong nakita or natipuhan. You know me, I'm a torpe guy in person, so hindi kami talaga nag-interact like yung ibang mga tao nagpapa-picture kanya because she was so cute, pero ako hindi. I never interacted with her sa personal. Pero kilala niyo naman ang kuya niyo, malandi siya sa social media platform. Walaan niyo ko ng susunod na ginawa ko. Chinat ko siya. Also guys, kung friend ko kayo sa personal, huwag niyo na siyang subukan hanapin kasi hindi na kami mutual friends, okay? Hindi na kami mutual friends, huwag niyo na siyang subukan hanapin. Kung sa tingin niyo kilala niyo siya, hindi niya siya kilala. But anyway, so ayun, nag-chat kami. Nagulat ako na nag-reply siya. And then we started chatting mga, hindi ko alam kung ilang weeks, joke lang, ilang days. Pero we started chatting. And then, then after that, nag-aya siya mag-hang somewhere. And I was like, okay, sige, mag-hang tayo. Kasi pwede naman ako malate for today. Tapos siya, wala ata siyang pasok. Kasi alam mo yun, hindi siya magko-compete sa school namin for today. And ako, wala naman akong parang hinahabol ngayon. Pwede ako malate for today. So sige, G. Let's hang. And then, we had an interaction. Okay, so bahala na kayo mag-isip kung anong interaction yung ginawa namin. So, kung sa tingin nyo parang cuddle, holding hands interaction, then that's actually cute, guys. Wait lang, sobrang cute nun. Pero guys, kung sa tingin nyo yung interaction namin ay something na medyo wild and sexy and stuff, humingi na kayo ng tulong, okay? Okay, ang bastos nyo. Well, anyway, so after that, hindi na kami nag-usap, hindi na kami nag-chat, and we never really interacted sa person. Null.
personal. Okay, so nung mga time na to is medyo papalapit na yung graduation namin. Malapit na rin kaming mag-finals at mag-rehearse for our graduation. Pero before that, may mga bumisita na fathers sa school namin. And guess what? Naghahanap sila ng mga lalaki na interesado na pumasok sa pagpapare. Now, let me tell you this. Merong mga interesado talagang pumasok sa seminaryo ba or convent? Feeling ko seminaryo yung term, seminaryo. May mga estudyante talaga na willing pumasok and kasama ko sila mag-exam. Ngayon ko tatanungin nyo, Benj, bakit ka nag-exam? Paano ka pumasok sa entrance exam nila? Hindi ko rin alam actually. Tinawag ako nung isa kong prof na mag-exam for that. Parang itry ko lang mag-entrance exam kasi hindi naman daw lahat nakakapasok sa entrance exam kasi medyo mahirap nga daw. So ayun, so sabi ko, sige po, itatry ko po since, you know, best in theology. Yeah. Long story short, tinry namin mag-exam kasama yung isa kong friend na nakasama ko sa pagiging sakristan. At ito pa guys ha, kasama ko mag-exam yung nangunguha ng ID ko. So si Sir, na Principal of Discipline, kasama ko siya mag-exam. I mean, magtropa naman kami, chill-chill lang kami. Tapos, yung mga friends ko na nag-exam, hindi sila nakapasok. Ang nakapasok, kaming dalawa ni Sir. Ayun, so nakapasa kami sa exam. After nun, nagkaroon kami ng tatlong interview sa tatlong magkakaiba na pare. So yung unang pare, parang nagkipag-convo lang sa aming dalawa. Tapos yung pangalawang pare, sinamahan ko siyang mag-lunch. Sobrang sarap ng ulam nila guys. Sarap ng pagkain nila, grabe. Bait nila, sobrang bait nila. Tapos yung pangatlo is medyo one-on-one na yung usapan namin. Parang naglakad-lakad lang kami sa school. And pinag-usapan niya kung paano siya nagkaroon ng calling sa pagiging father. At kung ilang years yung i-spend ko kung sakaling pasok ako sa seminaryo, parang 5 years sa gantong lugar, 7 years sa gantong lugar, depende. Tapos, tinanong niya rin yung parents ko kung kamusta, kung okay pa sila, ganyan. Kung kailangan ba nila kausapin yung parents ko for that, yung hiningi yung number ko, tapos yung Facebook ko, wait lang. Hoy, friends pa rin kami. Hi. Ayun, so ang pinakakulang na lang talaga is yung decision ko para pumasok doon. Tapos, Gina, 7 years or 8 years ako magpapare, hindi ako sure. Depende pa yon if ever na pumasok ako. Pero kasi hindi ko alam kung pwedeng mag-YouTube sa seminaryo. Pwede ba? Parang pwede bang mag-upload every week doon? Kasi parang, father, pangarap ko po talagang maging YouTuber. So, hindi ko alam kung paano ko may schedule yun. Pero yun, obvious naman guys na hindi ako pumasok kasi nandito pa rin ako nagkakalat sa Twitter. So yun lang yung mga kwento na kaya kong ma-share sa inyo for now, for legal purposes. Kasi yung iba, hindi ko talaga sure kung pwede ko siyang ma-share. So if you like this video, don't forget to hit the thumbs up and mag-subscribe kayo sa akin kasi kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, wala kayong taste. And I will see you on my next video. Once again, this has been me, Benj Buddy. Bye! Hey.